So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, balik tayo sa mga request videos. As promise, bawi ako sa inyo. Real talk, bawi ako sa inyo. So ayun, itong review natin ngayon is maikli lang na battle, 16 minutes lang. So I don't know if 1 minutes ba to before, kasi 12 years ago eh. Pero nakalagay dito zoning na, so I don't know. Pero ayun, 1 minute lang ata to, or 1 minute and a half, not sure. First time ko sa mapanood, no? So, Smaglass versus Caliber. So, shoutout kay RG sa nag-request ng battle na to. So, asan yan? Ayan. Shoutout kay RG sa nag-request ng Smaglass versus Caliber. So, huwag natin patagalin to. Mabilis lang naman yung battle na to. Let's go. Game. Isang minuto kay Caliber. Game. Game. Oo, ako yung minado. Nanungon ng battle ko, I consider myself one of the weakest. Pero sa muling pagdungdong ko sa arena ng flip-top, isa na ako sa contender na strongest. Hindi lang puro patawa, bit-bit ko'y mapanugat at matalim. Mga letra ko magsisilbing punyal, laking itatarak sa'yo na mag-iiwan ng bakas na malalim. Sa mga punchline mong pangkanto, ang tanging masasabi ko, well, fuck you! Ang natutuwa lang naman sa'yo, yung mga kasama mo na kagaya mo, the below average ang IQ. Sa duelo natin na to, dalawang option lang ang dapat mo... Okay, so... para siyang si Target mag-spit. Ilang yung, ano, ilang lines pa lang naman yung na-spit ni Caliber, pero napansin ko na para siyang si Target kung paano siya mag-spit. Sabi ko, well, fuck you! Ang natutuwa lang naman sa'yo, yung mga kasama mo na kagaya mo, the below average ang IQ. Sa duelo natin na to, dalawang option lang ang dapat mong piliin. Ang magmumuk ng dugo o ang magwalis ng ngipin. Heto nga. Diba? So para siyang si Target. Kung paano siya mag-deliver, para siyang si Target. Ang magmumuk ng dugo o ang magwalis ng ngipin. Heto ang aking ambag, mga talata kong nilimbag. Sa katulad mong puwete kong huwad, hindi ako magpapakita ng habag. Diba? Isa kang taga-Tondo, ang lugar na kung saan kilala sa mga taong may dugong palaban. Pero di ka ron nabibilang, kasi lumalabas lang naman ang iyong tapang kapag tatay mo ang iyong kalaban. Wala kang galang. Marahil di ko na kailangan pang magpaalalim o gumamit ng mga metaphor o reference. Sa katulad mo lang na isang amuyong na kulang sa dunong, may humor nga, wala namang sense. Time! Okay, so round 1 ni Caliber. Medyo nakulangan lang ako sa mga direct punches kasi medyo broad yung ano niya, yung returns niya dito. Hindi ko naramdaman na para kay Smaglass 'yon. Hindi ko na feel na direkta 'yon kay Smaglass, yung mga ganun. So medyo magaan din yung mga lines niya. So effective naman, pero I don't think if tumatama yun, parang ganun. So maganda yung mga linya niya eh, na na-construct eh, diba? Yung about dun, yung magumumog ka ng dugo or pupult ka, magwawalis ka ng ngipin, andun na yung mga ano niya eh, andun na yung tawag dito basta nag-choke eh, sorry. Basta okay na yung mga lines ni Caliber, pero kulang sa DN tsaka sa mga direct punches para kay Smaglass. Yun, Smaglass, isang minuto. Yo, hindi na ako magre-rebat. Isang malaking respeto para sa DC Clan. Especially kay Target, Silencer, Anti-G at sa bawat kasapihin nito. Magmula sa ugat hanggang sa mga sangkat puno ng lagi nito, pero ngayong gabi wala akong pake kung kasali ba to. Kasali ka ba o sasali ka lang? Sa eksenang may papel na din naman dapat ikaw ang gumanap. Unexpected kasi magandang laban ang hinangad ko sa aking Elevel Caliber, din naman kita pangarap kaharap. Pero no choice na. Labag man sa akin kumalaban sa tropa ng tropa kong tinropa ko din, mga malaobrang buka ang sobrang magiging trauma mo, men! Sa kaliwat ka ng saksak ng katotohanan at hindi na mukha ng mga sasabihin ko. Dakal triple ng inaasaka mong saklap ngayon ang sasapitin mo, di ko man gusto. Nalapas tanganin ka na walang pakundangan at alinlangan, pasensya ka, pero kailangan wala akong habag. Di ka mamasinda ko kilabutan na sa ka magkakaroon kasal eh, kahit na wala kang bayag. Usak ka sa akin ngayon, pero ngayon lang. Hindi nakaplano o tinakda na taon lang. Palasapin kita ng pagawalang yan, ang ganun lang. Kung kaya mo na mapahiya, pasagot naman, patanong lang. May isa ba sa mga kaibigan mong pinaalalahanan ka sa kapangakasan mo sa karahasan ko? Kung alam malamang na loob na nila ang alupet, wala lang ka maranasan mo.
mainam ka na sa akin, makatingin ng ganito kahit na magalit ka pa. Huwag ka na magdalawang isip, hindot, wala ka naman nun kahit isa! Time! Caliber! Eh na grabe, nandurog naman si Smuggler's dun. Round 1 pa lang. Grabe. Nagulat ako doon kasi akala ko hindi pa ganun yung magiging performance ni Smuggler's kasi pangalawang battle pa lang naman niya to. Nakita ko sa standing niya kanina bago ko i-reviewin to. 1-0 eh. So pangalawang battle. So nagulat ako na ganito na kaagad yung no, yung atake ni Smuggler's. Hanggang sa ngayon eh, 'di ba? Yung latest na battle ni Smuggler's na review natin yung kay Sharon. Ganitong ganito rin siya eh, 'di ba? Siyempre mas improve lang ngayon kasi, 'di ba? Pero grabe yung Smuggler's dito, men, sa style. Magkaiba sila ng style kung paano mag-spit ng ano eh, na mga bara. Yung kay Caliber kasi kalmado eh, kalmado. Namnamin niyo yung mga bara ko, parang ganoon eh. Yung kay Smuggler's kasi hindi naging kalmado yun. Speed drop eh, bilis. Tapos hindi lang basta speed drop yun, may laman pa yun na para kay Caliber talaga about dun sa DC Clan, respeto sa mga member ng DC Clan, kay Andy, kay Target, 'di ba? Tapos sino ba tong kaharap ko? Sasali ka ba? So andun yung punto, andun yung ano, andun yung pinaka pang ano niya, pang atake niya para kay Caliber. Then nagulat talaga ako sa performance ni Smuggler kasi syempre hindi ko inexpect na mag-speed drop siya agad dito. So ang galing nun. So kay Smuggler siguro bigyan natin to ng 9-8 na score. Maganda yung kay Caliber, hindi naman mahina yon, malakas yon, medyo nagkulang lang siya sa mga effective na mga angulo para kay Smuggler kasi si Smuggler yung angulo niya abot sa DC Clan. So para sa akin sakto yun kay Caliber kasi DC Clan nga siya. So ayun, okay, kaya pala parang si Target, diba sabi ko sa inyo kanina para siyang si Target, so DC Clan nga pala. So ayun, 9-8 in favor of Smuggler sa round 1 minuto. Ako'y mula sa lipi ng mga orihinal na bordadong mananabas na kung tawagin na pintados. Kaharap mo isang lehitimong taga-sukat na nagugat sa isla ng Negros. Yes. Para sa mga Ilonggo. Kaya yung diputa na ungo ka, di ka sagad sa akong palapit, basi malampusanta ka. Anak ka ng puta, isa kang buraw na dakila, walang kwenta, lilitian ka. Marahil kayo namang ha sa mga binibitawan kong kataga, pero ang mag-exist sa mundong ito ay napakalaking hiwaga. Paano ka naging tao, eh isa ka lang hindi natunaw na kinain ang nanay mo na nahaluan ng konting tamod. Kaya beware sa mga mahilig sa anal sex dyan. Sir, pakipokus yung kami sa kanya. Ganito ang resulta ng bad fucking method. Gago. Hoy! Masangsang na binata na ang ilong nakatingala. Hanap daw siya sa kanyang akala. Ang naka-virgin naman bakla. Isang full-time rapper na ang sideline marijuana pusher. Isang kilabot na gangster, tirador ng saging sa pier. Ako yung tarantadong nagbago, na minsan naging sakit ng lipunan. Pero ito, pag walang gig, balik sa dating pinagkakakitaan, ang magnakaw ng bakal sa mga nagdaraang sasakyan doon sa tulay ng Del Pan. Mabilis ka lang mag-rap, pero pag hinimay, walang kalidad. Kaya tandaan mo yung sinabi ni Andrew, hindi ka nasisikat kahit na ikay magkaedad. Okay, so ganun pa rin yung atake ni Caliber, pero I think mas ano to, mas kung paano niya dineliver yung lines niya dito, mas madiin. Pero sa content ng ano, sa content ng sulat, same na pinakita niya sa 1 and 2, mas nagustuhan ko lang siguro yung delivery ni Caliber dito kasi mas may diin na, tapos hinaluan na niya ng mga jokes, unlike sa round 1 kasi na technical talaga yun eh, more on mga technical para kay Smuggler's na hindi natin, ako personally hindi ko masasabi ko na hindi siya ganoon ka direkta kay Smuggler's. Pagdating sa round 2 kasi andun na yung mga angulo na masasabi natin na para kay Smuggler's talaga yun, yung ganakaw ng bakal daw sa ano, 'di ba yon? Tapos may isa pa na linya na masasabi ko na para kay Smuggler's talaga yun, nakalimutan ko lang. So ayun, mas may diin yung delivery ni Caliber dito compare sa round 1 niya. So mas gusto ko to. Pero still
nagkulang si Excalibur dito ng mga direct na mga punches para kay Smugglers talaga. So pinagkaiba lang ng 1 and 2 ni Caliber para sa akin yung delivery niya. Mas may DN na kasi kung paano niya dinideliver yung ano, yung mga linya, yung mga ano niya, yung mga suntok niya. Mas nagustuhan ko 'yon. So tignan natin si Smug. Yo, easy lang. Yo. Itutuwid ko lang yung maling kamalian mo sa panghusga ng ilong ko. Hindi malaki itong ilong ko, sadyang maliit ang yung ilong mo. Kaya magtawag ka na ng ekstrang sandatahan, mag-text ka na sa cellphone mong Alcatel. Sa Alcatel mo! Dahil walang panapat sa double zero kung dala anumang antas ng caliber mo! Anigma! Dispensa sa matagal mong paanyayang di ko kagad natugunan! Sa dami ng aking mga napagtuunan, nalimutan ko na obligado ako na makipagtulungan! Tulungan ka na pamukha sa mga pangahas na di mo kayang tapatin na wala sa kanilang kwalifikasyon na di nila kayang abutin! Katulad mo na pangahas, magpadula sa magaspang na sahig, madalas magmaangas at mag-aastang matarek! Pero naging salungat man ang mga ugat mo sa isip sa pag-iu... Pero naging salungat man ang mga pag... Pag-ilangin mo! Ang mga ugat mo sa utak sa pag-iingat ko sa iyong kapakanan, kapakaliwagat ang sasampalin ng doble sa iyong kakapalan! Buti di ka na kailangan sumagot kagad ng oo sa alok ni Enigma na patunayan mo sa mga tao na dito to ang chismis na baring ka. Na nainganyo ka lang daw na maging DC clan kasi yung DC sa'yo daming tsupa. Dagdag chance makakita ng dambukalang chorpa na lilibagan mo gamit mo ka! Alam ko na ang lingga na tawaging bakla ang kalaban ay luma na. Pero soya lang yon kasi luma ka. Lumang taong tanga na sala sa mga pruwebang aktwal. Magaling at malupit lang sa kwentuwang noon ng mga madaldal! Kaya fuck you ka unlimited for 20 years sa'yo pang 2 days lang! Pinatay si Melgrice in 3 ways sa'yo, in 2 ways lang! Simple lang! Padaganan kay Andy J tapos suntog sa mga muscle ni Target! Di lang ako nakahanap, tangin na niya, nakabugbog pa ako ng pangit! At kung meron lang akong martilyo, kada daliri may bibigyan ko ng tigbibenteng palukpok para lang magtanda ka na ang tanda mo na prominenteng dalugdok! Ang sakit naman ang mga ano, bara ni Smugglers. Okay, so himayin pa ba natin 'yon? Kitang-kita na lamang na lamang si Smugglers sa performance. Kung titignan na lang natin siya as a whole, maganda naman yung pinakita ni Caliber sa 1 and 2 eh. Medyo nagkulang lang talaga siya sa kung paano niya dinideliver yung mga linya niya para kay Smugglers. And kay Smugglers naman, sabi ko nga sa inyo sa round 1, nagulat ako na ganito na yung performance ni Smugglers sa battle. And sobrang effective ng ginawa niyang panguulol. ginawa niyang performance laban kay Caliber. Sobrang ganda nun. Naghalo na rin siya dito ng ano. Naghalo na rin siya dito ng na mga patawa. Pero yung kung paano ni-spit kasi ni Smugglers yung mga linya niya, sobrang madiin eh. And mabigat, tsaka alam mo yun, parang may pagka-realtok na something eh, di ba? So, hindi na natin ika-count yung stutter ni Smugglers kasi nabulol lang naman siya doon. Hindi naman talaga siya nawala or di naman niya talaga na pagbalibaliktad yung mga linya niya. Nabulol lang siya kasi tignan nyo naman, pakinggan nyo naman yung level of difficulty ng mga words of choice ni ginamit ni Smugglers. Mahirap yun eh. So, consider na lang natin na ganun yun. Pero, nonetheless, kahit naman sabihin natin, i-count natin yung stutter na yun, lamang na lamang pa rin si Smugglers sa performance tsaka sa mga punto na binato kay Caliber. So, 9 pa rin naman yun kay Smugglers and 8 pa rin kay Caliber sa round 2. So, going back, round 3 na. Kulang na ang nalalabing isang minuto to put down this fucking idiot!
Ang rapper na pag sinumpong ng libog, ino-offer yung free na... ino-offer ng free yung sarili sa mga bayot? Hindi ko na kailangan pang magbuklat ng mga aklat upang masabing isang matalino. Hindi ako balat kayo, estilo ko ganito. Isang magiting na pantas ng literaturang moderno. At huwag mong itanggi na sa pag-ibig palagi kang sawi. Ang palikerong desperado na laging ginagawang toilet bowl ang ulo ng bawat napusuan niyang babae. Kasi nga, hindi ka gwapo, ang kapangitan mo ay inborn. Hindi ka pangarinawang tao, sa gilagid meron kang ingrown. Unggoy silang niloko mo, hindi ka macho at malusog. Mukha ka pa rin patay gutom kahit na ikay busog. Isa akong wide reader. Ang utak ay hitik sa maraming impormasyon. Pero sa katangahang taglay mo bay, wala pa... Tangay na pasensya na Caliber, pero ang napapansin ko talaga sa kanya kung paano siya mag-perform, si Target. Para siyang talaga si Target. Mukha ka pa rin patay gutom kahit na ikay busog. Isa akong wide reader. Ang utak ay hitik sa maraming impormasyon. Pero sa katangahang taglay mo bay, wala pa ako nababasang solusyon. Kaya pasalamat ka kay Enigma na may flip-top kahit papano. Ang pangalan mo nag-level up. Dahil kung walang batilig na ganito, malamang tagapunas ka pa rin ang tumbong ng amo mong nagpapanggap na icon daw ng Pinoy Hip Hop. Gasmag, huwag kang feeling magaling. Kamukha lang kita, hindi ka gwapo. Malapit na nga ang Halloween kasi nagparamdam na ang impacto. Okay, so sa round na yon, yun talaga. Yun talaga yung na medyo na nawala or medyo nakalimot si Caliber sa round na yun. So, hindi yun nakatulong sa naging performance si Caliber kasi maganda na yung performance sa rounds 1 and 2. Para sa akin, consistent na siya na malakas. Kaso pagdating sa round 3, may magkaiba yung starter ni Smaglas tsaka sa starter ni Caliber eh. Kasi yung starter ni Smaglas sa round 1, ay sa round 2, hindi naman totally nawala siya doon. Nabulol lang siya. Yung kay Caliber kasi nakalimutan niya eh, nawala siya ng konti. So, ayun yung pinagkaiba. So, pwede nating iskoran to, bigyan natin to ng 7 points para kay Caliber. Same eh, same yung mga ano, yung mga lines na inispit ni Caliber, same lang naman ng bigat eh. So, hindi lang talaga nakatulong yung nawala siya ng bahagya dun sa round 3. Oo, lagi akong bigo! Pero sa'yo, walang nagmamahal! Yung swerte mo sa love life, kukawin mo sa kanal! Oo, naglalabsong ako, pero di nangangahulugan yung mga nasusulat mo, di ko kayang sulatin! Di naman natin kailangan magtirahan ng todo, kulab na lang tayo, doon natin sukatin! Sa totoo lang, wala akong idea sa'yo! Sa buhay ko kasi, di ka naman nag-e-exist! Invisible ka sa mga mahusay sa'yo, pero kung may mumay ka pre, kanina pa tayo nag-e-edness. Pero kung mag-i-increase ka pa ng pagkatanga, imbis magpabigat man dis, kahit na anong uri ng mic, hindi na sana itong pahawakin, please. At kung mag-mimintis ka pa sa mga generic dis mo na naka-write on list, may rights ka na din umimlay sa pagawak and peace. Grabe na. Pagkakuwang kaharap mo yung damn you just a child, pero nakadepende kung special o gifted. Para ka kasing matalinong presong sintunang 2 times sa sometimes 12, di ko lang alam kung pang mental o believed. Ang kabuuan ng abilidad mo ay parang lyrics na 2 rhymes pa lang sa isang verse. Kulang pa para sabihing talent. At respeto ko dyan sa identity mo bilang taglish rapper ng disikla na nakaimbento ng sariling accent. You wanna hear some real talk? I know it's hard sa pagtapos ng halos isang taon ko na pag-stop sa pakikipag-battle rap, wala kang improvement. Para ka pa ding rapper na pang-gip rap na overlap pagpaka-hip hop dahil pag wala ng flip top, wala ka ring movement. Shit. Inadurog. At sa kababawan mo nang maligaw ka sa lawak ng kakitiran. Nang inadurog naman yun, Smag. Pag wala ng flip top, wala ka ring movement. Bawan mo nang maligaw ka sa lawak ng kakitiran mo! Di mo kayang talikuran ng totoo! Ang gusto mo, harapin mo na lang at nagaliran mo! Time! Flip to! Mag-iay! Grabe yung Smaglas dun sa round 3. Akala ko yun na yung pinaka-worst round niya. Pero grabe yung hatak nung ano, yung pag wala yung flip top, wala kang movement.
Actually, yun yung bumuhay sa round 3 ni Smuglass. Kasi naka-mindset na ako na ano na ito na yung pinaka-worst round ni Smuglass. Kasi ang bagal. Kasi kung titignan natin, no, kung magbabacktack tayo, rounds 1 and 2 nakuha kagad ni Smuglass yung momentum niya. At naging effective lahat. Naging effective yung mga lines niya para kay Caliber. Kaso pagdating sa round 3, parang napansin ko na nag-slow down yung pag-angat niya. Nag-slow down yung momentum, hindi niya kagad nakuha. So andun na ako sa part na ito yung pinaka worst round, ito na yung pinaka mababang score na maibibigay ko kay Smuglass. Pero dahil dun sa linya niya na ano, pag wala kang flip top, wala kang movement, boom ang lakas ng hatak noon, and pumantay sa yung linya na yon. Ordinaryong linya lang naman siya, pero sa sobrang ganda ng punto, ang ganda ng pagkaka-deliver, enough yun para umangat at pumantay dun sa 1 and 2 na performance niya. So grabe yung round 3. So 9 points pa rin kay Smuglass. So 27 kay Caliber, meron siyang 7 points sa round 3. So 8-8-7, 16-23 points para kay Caliber. Kay Smuglass naman 9-9-9-27. So 27-23 all 3 rounds Smuglass. Flip top, shoutouts to Whipcaps, Filipino Conference Battle, unanimous decision, 5-0 panalo Smuglass. Oh, okay, Smuglass. Ang bilis ng judging. Hindi, walang ano, judging. Yo, Provo! Ah, so may bonus. Pero Smuglass na yun, no? Yes, of course! Parang promo, ano na lang, parang promo round na lang to. Pero yung panalo Smuglass na. OT! Karagdagan! Easy lang! Yes, of course, OT! Karagdagan banas lang, pwedeng pahabol o pamatay na! Pwedeng paningit o panabay pa, kahit ano, basta mamatay ka! Hindi literal, pero mas malalim at malawak pa doon, katulad ng mga Jeji mong balagtas na winasa ko noon! At ngayon, lapin trip pa din ako sa pangalan mo. Alam mo kung bakit? Kasi it sounds like funny, sir. Nakakaisip ako ng mga pangalang Kapuring-Kapuring ka Roger Kahiner lang dahil dyan sa pangalan mong Caliber! Kaya naman nakapag-isip ng pangalan mo? Ba't di mo na lang kaya ginawang Smith o Wesson? Para maiba naman ang kahit konti lang, kasi baka maging Smith kang person. Katangian mong mag-rap at itsura mong ganyan. Yung nagpangalan sa'yo ng ganyan, ganun ako pa sana namura kung nandyan. Di ka din malayo sa gobyerno natin, kurap na kurap ng kurap ang mga paningin sa mga taong hirap na hirap. Mga matang kinatarata ng sarap, mga tinga na laging lasap, ang mga sarkastikong papuri ng mga panggap kaharap. Noong naging maluwag ang flip-top sa mga mapagmarunong, ngayong napunon at sumikip, hindi ka nakasya. Kaya kapag ginalipin niya enigma, lahat ng taga-flip-top, hindi ka kasama. Teka lang, nakatilmutan ko. Tulog ka na lang, Kappa. Uwi ka na lang next time. Sa minuto. Promote sa minuto, Caliber. Yo! Go! Easy lang. Game. Okay. Ako'y nagpapasalamat sa mga hurado dahil binigyan pa ako ng isang pagkakataon upang muling dungisan ang pangalan mo at hindi ka na makabangon. Saglit lang. I know my time's running out. Pero ayoko pa rin umayaw. Mabilis ba nang yung bitaw? Oo, ikaw yung lumabas na mabagsik. Ikaw. Wait. Ito na napansin ko, si Smuglass sa picture, photogenic. Sa TV, telegenic. In person, ngik, nag-rap na pala si Roderick. Caliber ang dating parang si Yogi Bear. Cute and cuddly. Smuglass! Ang bansot na sarat na Freddy Krueger. Horrific and scary. We have something in common. Ilong pala natin pareho. Yun nga lang yung sa'yo, mas maga. Kasi since birth na itong barado.
Okay! Seryoso na uli, tama na ang patawa. Sa kulturang nirerespeto ko ang tulad mo, dapat nang itatwa. Sa mga adikain mong taliwas, ako na sana magiging wakas. Isa lang Glock 9 wannabe, nasa kasikatan ng iba, mahilig makiangkas. Time. Time! Ito na naman ang mga kapalabala para makitigin na kapitan na kabang! So ayun, wala, promo na lang naman yung OT na yun, pero binigay na yung score, diba, 5-0 in favor of Smaglass. Yun, pakinggan natin, judges. Pampesas, pare. Shayan, kampo terorito. Natulala ako sa kay Smaglass, natulala ako. Nakalimutan ko yung mga lines. So pares kami ng reaction ni Sayad, ha. Nagulat talaga ako sa performance ni Smaglass dito. So pares kami ng reaction ni Sayad, oh. Smaglass, ang galing, sobra. Smaglass. Thumbs up, ridiculous. Lahat ni Smaglass kasi talaga. Wala, mo na talaga. Single shot, I find Senate from top Mindanao. All round, Smaglass. Grabe, mabilis. Ang bigat yung mga linya. Smaglass. No, it's bad. It's bad. Yo, price tag, shots fired entertainment, represent the Hood Entertainment, di lang kanto. Ibigay ko yung ano, kay Smaglass. Kasi kita nyo naman, round 1 to 2. May laman eh, kahit mabibilis, may laman. Ito yung iba. Ayun lang. Binigay ko yung battle kay Smaglass kasi, maske, ganito ko na lang i-explain. Si Caliber, okay siya eh. Flow niya steady. Tama. Halos wala namang slip-ups. Yung punchlines niya, bawat every two bar, tumatama. At saka, respeto, ang layo na ng agwat niya simula first battle niya hanggang ngayon. You know, sample. Tapos si Smaglass, kompleto siya eh, complete package. Minus rebattle, isang beses lang naman. So, yung flow, yung rhyme scheme sa loob, tsaka sa labas, ganun yung rhymes niya, tsaka yung content, Smaglass. So, ayun. Rinig niyo naman, no? Unanimous. Unanimous na Smaglass talaga yun. So, wala na masyadong ano dun, wala na masyadong explanation dun sa battle na yun. Shout out kay RG. Tainan, solid mo RG, ah. 12 years ago yung battle na to. Ako nga, di ko alam to eh. Nung na-request mo nga na Smaglass vs. Caliber, sabi ko, sino yung Caliber? May ganung battle MC ba? So, nung search ko, meron nga. Tainan, ah. Shout out sa RG. So, big shout out. So, ayun. Kita-kits tayo sa next na review. Ubusin natin yung mga request nyo para wala akong maging utang. Okay, so kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.